Number one means you're always on top. You're number one radio. Breath and relax. It's all going to be fine. Wakey, 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 wakey. Ito po ang iRadio. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino. Sikat sa sukat, hari ng QC, hilig ng Pasig, tinututukan ang taga-Bikutan hanggang Alabang, ito rin malamang, panay-panay, nakikinig ang Pasay. Na votas, para niya kay Valenzuela Mandaluyong Kalookan, patok sa Marikina, ang hilig ng Taguig, hati na rin, ang Milenyas ng Manila, number one sa Laguna, Pampanga, Bulacan, Batangas, Cavite, Milenyas ng Baluarte. This is iRadio, Los Angeles. Ikaw ba ay mayroong mga problema? Madalas malungkot kapag nag-iisa. May alam ba kung sa'yo ay magpapasaya? At siguradong lungkot may mapapawi nila. Salita ng Diyos binabahagi nila upang tayo ay mapalapit sa Kanya. Kaya naman halika na at manood na sa iRadio at tiyak ikaw ay liligaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako sa iRadio, mga host ay nakakamangha. Talagang full charge, hindi nakakasawa. Mga blessings ay binabahagi nila. Kaya si Lord talagang pinagpapala sila. Dito ay talagang talented ang lahat. Mapakanta o sayaw, hindi nagpapaawat. Kaya't halika na sa iRadio, tumutukan na upang ang araw mo ay maging masaya. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. At tiyak problema ay malilimutan mo. iRadio, I'm sure sasaya ka dito. iRadio, ang pagpapala ay lalapit sa'yo. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado. Pangako. Magsisisiya ng sigurado, pangako. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado, pangako. Hinding-hindi ka magsisisiya ng sigurado, pangako. Thank you.
mahal ka niya dahil buhay niya'y inalay niya. Kahit na alam niya mahirap ang tatahakin niya sa krus, tayo'y kanyang tinubos, kanyang dugo'y doon umagos. Tanging sa'yo, sa'yong ilalaan ang buhay ko. Pagkat walang iba dito sa mundo, ang may pag-ibig na gaya ng sa'yo. Kaya naman sa'yo lamang magpupuri, maglilingkod mula noon hanggang ngayon. Dakila ka habang panahon sa doon umagos. Tanging sa'yo, sa'yong ilalaan ang buhay ko. Pagkat walang iba dito sa mundo, ang may pag-ibig na gaya sa'yo. Panginoon, salamat sa pag-ibig mo. Kahit kami makasalanan, kami pinili mo. Iyong pagmamahal sa amin laging tapat. Hindi ka na pupulang at lagi kang sapat. Tanging sa'yo, sa'yong ilalaan ang buhay ko. Pagkat walang iba dito sa mundo, ang may pag-ibig na sa'yo, sa'yong ilalaan ang buhay ko. Pagkat walang iba dito sa mundo, ang may pag-ibig, pag-ibig na gaya ng sa'yo. Pag-ibig na gaya na sa'yo. Thank you so much, composer Rejoice Ortilia. Composer, singer. Pag-ibig na gaya ng sa'yo. Wow. Dang. Ano very ba sa English nice one? The love like yours. Yes. Yeah. Ang ganda. Oh, di ba? Very yan, sinasabi touching, ko mga talent solemn na dapat nilalabas. Amen yeah tayo dyan. Yes. Wow. Praise God.
Magandang magandang tanghali Metro Manila at buong Pilipinas. Ito po ang iRadio araw po ng Thursday, March 10, 2022. Nakikinig na po ako sa kanta ng si Rejoice. At magandang gabi din naman Los Angeles. Kamusta po kayo dyan? At masarap ang simoy ng hangin ngayon sa buong Los Angeles. Lalo sa downtown LA ay presko, hindi yung sakto lang ang lamig. Sakto lang ang init 'yon. Hindi kagaya ng mga nakaraang buwan na malakas ang hangin. Malamig. Pero at, malamig pa rin ha. Bukas po ay meron pong alert. Yeah. Windy alert. Malakas daw po ang hangin bukas ng starting from 3 o'clock. Oh. Hanggang 7 o'clock ng gabi. Okay. Yeah. Ngayon eh, medyo payapa ang hangin ngayon. Pero, ang gabi, ang ganda naman. Payapa. Ay, bumati ka na. Ayun naman. Siyempre, ka pala. Bumati na. Ang galing ng ano mo. Ano ganda yun? Ba ako, City? May kulang dyan. Ano? Paro-paro G. At saka tutubi. Yan. Okay. Magandang maganda po tayo lahat. Mm-hmm. Ayan, isang mapagpalang araw sa inyo dyan dahil it's Friday. Friday, Thursday. Friday sa Philippines. Dito weekend Thursday. Nga pala sa kanila dyan. Ayan. Yes. Malapit na naman. Ayan, malapit na naman. Ang Sabado. Ayan. Ayan. And then, hello sa lahat. Lahat-lahat yan. Mamaya, isa-isahin ko kayong babatiin. Kayo huwag kayong aalis. Yes. Ang aalis ay... Mm-hmm. Maganda. Ang aalis ay paru-paru. Yes. At ang maiiwan ay mas maganda. Yeah. Ayun, shout out. Siyempre, ang gitarista niya. Gino. Alam mo ba kung sino? Gian. Gian pala. Ayan, hanggang sa si Gian. Kaya pala malupet. Naman. Siyempre, malupet. Nagsama magtita. Ayan. May second voice pa. Siyempre, si Gian yun. Alam mo, yung mga si plucking na ganyan, kilala ko yung quality ng ano eh. Yung, yeah, yung mga plucking, yung plucking. Mga plucking na yan. Ayan. Alam ko yung mga ganyang tipak. Nux. Kung sino, kung saan ang gagaling. Siyempre. Yan. Magaling tayo mag-plucking. Yeah. Mag-plucking ng kilay. Thank you nga pala din kay Gian. Siyempre. Thank you, Gian. Mm. Long time no see. What you been doing, girl? Ano mong pinagkakabisihan? Ayan. Yon. Yon, oh. Yon, oh. Mga Gen Z. Araw na Thursday, mga kasama natin Pastor James and kasama rin siyempre yung kanyang assistant si Jeremiah, ha? Sa kasalita ng buhay. Maganda po ang topic niya ngayon. Akmang-akma doon sa kanta ni Ninang Rejoice. Yan. Ninang Rejoice. Ninang natawag ko na sa kanya. Ganda na suod niya kasi parang ninang, magininang sa kasal. Ako, grabe ko na. Joke lang. Joke! O, umpasa mo na naman. Iilag ako, baka mabatuhin ako ng sapatos. Baka batuhin ka niya ng mga kung ano-ano. Tumagos niya sa camera. Joke lang, ako naman. Haba na naman ang nguso. Sige ka, yung ilong lagi mo. Lagi mahaba. Manang-mana. Nagmana siya kay kay Matmat. Si Matmat gaganan. Sabi ni Matmat. Tulis niyan. Pagka natamaan ng lobo, yung puputok yung lobo. Huwag mo itatapat sa lobo ang uso ng dalawang mag-ina niya. Yeah. Nako, lalo na. Nako, pag nagsalubong yung dalawang kilay niya. Umayos ka na. Hanggang ngayon. Ito, ang araw nito ay... ito na siya ang bibigay mamaya uli ng ano. Hindi ah? Ha? Ay, antabayanan nyo. Antabayanan. Malapit na ang birthday ng lolo. Eh, tagal pa. Alam nyo ba, isang buwan na lang. Oh. Bali, 29 days na lang. Eh? O, diba? Bakit nyo binibilang? Kung natatandaan nyo. Sus Marianong garapon. Ayan. Maghanda-handa kayo dahil magkakaroon tayo ng mga trivia questions. Ayan, kaya tumutok lang kayo lagi sa mga, yung mga videos natin. Naku, may mga tatanungin ako doon na bihirang ginagawa ng lolo nyo. Ayan. May mga trivia tayo. Kaya, ayan. Hindi nyo alam yun. Aha. Kung ano yung parati kong kinukutikot. Malalaman. Kinukutkot. Sabi ni Rejoice, kay Nanay Dolor po yun, hiniram ko lang gift ni Mapsi, tapos aasarin mo pa, Pops.
Ginawa ka ninag. Ay, bagay sa kanya. Ang ganda nga, no? Siyempre, bigyan ng mom, she. Peace tayo. Mukhaway, eh. Kaya pala pang... Oh, lakas maka-summer look, oh, diba, sister? Ayan, hindi, pang ano yan, pang spring. Malapit ng spring dito, mag-umpisa sa Linggo. Kaya, yan, yung mga ganyang kulay ng damit. Pero, sangka, pag lumabas ako, naka-jacket pa rin ako. Ako hindi ako excited. Mas gusto ko pa rin ng malamig. Eh, malamig naman pag spring, eh. Hindi, ah. Malamig. Negative. Ang ganda ng spring dito. Ay, ako hindi. Sa Amerika, kasi doon nagbo-bloom ang mga flowers. Oh. Ayan, yes. Yung mga paro-paro lalabas. Lalabas yung mga paro-paro. Ang mga paro-paro namin dito, kulay yellow. Yes. Oh, yung... Parong-parong bukid. Tsaka mga bukid, yung paro, tatlong paro-paro kagabi talaga napapanaginipan. Apat! Hindi naman tatlo lang. Bakit naging tatlo yun? Isa naman, di naman paro-paro yun eh. Ano? Wala. O, ayoko na magsalita. Baka mama, mabase na naman ako. Mahirap na. Baka, nako. Sige na, nanggigigil na naman sa'yo si Rejoice. Eh, nako. Siya. Sige, eto na po. Umpisa na natin. Ahoy! Gising-gising na, mga kapatid. Araw po ng Huwebes. Bali, biyernes nyo sa inyo. Pambuhay naman itong araw na ito. Hola, hola. Siyempre, makasama natin yung mag-amang guwaping. Siyempre. Pastor Janice and Jeremiah sa Salita ng Buhay. Napakaganda po ng topic nila ngayon. Kaya subay ang tabayanan po natin. Alright! Take it away, Crouch! Yeah! Magandang tayo lahat. Hello, hello, siyempre kay Rejoice Orphelia. Yo! Ang singer-composer ng inawit niya kanina, hindi ko pa alam ang title, yes. But gusto kong pag-aralan. Ayan, hello. Kagaya ng sa'yo. Kagaya ng sa'yo. Parang kagaya ng sa'yo. Hello, Red, kay Faye Cabrera. Hello, Faye. At syempre, hello kay Eminem. Sister Michelle. At syempre kay... Ay, nawala. Ano ba yan? At syempre kay L.A. L.A. Na nasa Quezon City, Lorna Alejandro. Yan, nasa Quezon City siya at nagsha-shopping po sa SM West. At pinanap mo siya. Hello, hello naman si Jang Valenzuela. Hello, Jang. Ano yung siya yung? Andiyan ka na naman. Andiyan siya sa trabaho niya. Good morning. At syempre ang ating magaling na stenographer kasi yo, mabilis siyang sumulat, yo, si Rochelle Joy Bonette. Yan. Hello, sister. Papirmahin na ng application yan para maging sekretary. Hello, hello din kay Alona Velasco. Magandang hapon po sa inyo dyan. Hello kay Sister Lynn Yocor Luna. Hello, Sister Lynn. Magandang tanghali dyan. Magandang tanghali sa inyo. At syempre, ang Rizalino. Oy. Rizalino. Cariz Cristobal. Magandang umaga din sa iyo. Yes. Ayan. Rod FT. Hi, Rod. Magandang morning. At syempre, I love iRadio. Sabi niya. Ano yun? Paputok. Si Pastor Israel. Pastor Israel! Israel, Jobson Bumagat. Kamsat, hello! Ayan, and of course to my sister, Zorazida Ruiz Agustin. Maganda umaga dyan. Nag-host siya kay Lorna. Siyempre, my cousin, my favorite cousin, si Melda Abalos, at nakikinig at nanonood ang kanyang anak na si Zara. Zara. Masantos siya. Zara A. Masantos siya. Agil Edsekeo, Ditan, San Isidro, Norte, Binmalay, Pangasinan, Philippines. Hello, Kirikiray. Ayan, Kirikiray. Kumusta? Siyempre, hindi na kita natatawa. Tumatawag ako sa'yo. Parang busy ka lagi, ha? Hindi siyempre kita nakakausap. Busy ka sa katitiktik. O, nagtitiktok at titiktik siya. Katitiktik, hindi nagtitiktok. Okay, Pastora Mary Grace Bo, magandang umaga po sa inyo dyan, yes. Pastora. Ang susunod magiging mamshi ulit. Another. Andiyan na si Tina Tabernilla. Magandang umaga, Tina. Hello, Tina. Siyempre, nandiyan naman din. Miss tayo lagi ni Nanay Dolor Cristobal. Yes, Nanay Dolor. Kamusta po dyan? Sabi niya, anak ko yan, mana sa nanay. Joke. Ha? Sabi niya, joke lang daw. Ay. Hello ka, Pastor Norman. Po, Norman.
Norman Kuwanang. Pastor Norms. At syempre, si Caselso de Jesus. Magandang umaga po, Caselso. Yan, hari ng kundiman. Yes. At syempre, si Lina Flor. Hello, hello, Lina Flor. Alis yan, ipupuntahan. Sila, nandiyan din si Virginia, or Virgie Galicia. Ang magandang mami ni Gian. Ayan, hello kay Jose Ricuero. Siyempre, nandiyan din si Sister Myrene Kuwana. Ayan, sabi niya eh, ang lakas na maka-summer look. Ayan, siyempre, ang aking... Ano, maka-ano, scammer, ayan, scammer look? Kala ko scammer look. Mga, ang tawag nila dito yung mga tea, tea hat. Pang ano, pag yung mga parang, sinong-inom ng tea, di ba mga nakasumbrero? Parang nga panahon ng 1940s yung mga... Talagang ito, binili ko itong ganyan. Ayan. Kasi gagamitin ko dapat ito sa isang birthday noon. Ano po yan eh? Naabutan ng pandemic yung lockdown. Ninanapan niya yan sa lola ni Queen Elizabeth. Yeah. Meron pa to, isang peach at saka merong parang black. Ayun. Yung minana naman sa apo ni kaapu-apuan ng lola ni Queen Elizabeth. Bibili pa ako pang summer. Marami akong sombrero dyan, mga pang summer. Yeah. Ayan, hello kay okay, Nell Francia. Bigyan naman daw, bigyan naman meron namang kapitid. Oh, maraming kapatid to. Huwag kayong mag-alala. Manganganak yung mga kapatid. Yeah, dapat lang. Okay. Alam mo naman sila dyan, maraming umaasa. Si Pastor Norman, syempre nandiyan na. Okay. Lala Carmine. Of course, si Lala Carmina. Lala Carmine. Lala Carmina. Hola, hola. Ano nang balita doon sa aking request? Ay, nandiyan lang yan si Lala. Hello kay Ate Berna. Tatawagan natin. Hello, kaka. Ayan, kakatatawagan natin. Happy Thursday. Happy Friday. At syempre, si Glenda May. Hello, Glenda May. Ang Glenda mo. Sa Glenda May, suot at damit mo laging bago. Ayan. Ayan. Bagong slogan. Inaatake daw ng hyperacidity kahapon pa eh. Sino? Kahigigalang po. Super sakit ng chan ko si Rejoice. Ah. Inom ka ng hot water, Rejoice. Hyperacidity. Hot water. Alka-Seltzer. Alka-Seltzer. Inom ka ng Alka-Seltzer. Tignan mo yung dighay mo pag hindi pagkahaba-haba. Yeah, may kasabay ng utot yan. With matching utot-utot. Yeah. Kailangan ayan palabasin mo yan. Kaya lang, patabi mo yung mga bata. At baka tamaan eh, mahirap mo. Ako ganun ako eh. Ito parang kanyang. Mula pa sa opisina hanggang pagdating ko sa bahay, umutot grabe hanggang sa sasakyan. Eh, hindi naman nila ako namin. Muro na kamas eh. Umuusog yung mga gamit sa bahay pagka ito. Kasama ang dighay. Boo. Ang dighay ko ganito. Parang barko. Sabi, yun ang sabi eh, pag yung acidic ka. Lalo na pag napapakain na naman ako ng marami, hindi ko maiwasan na naman kumain. Ganito nga na. Parang barko, no? Ooh. Lakas, ang lakas. Ay, nako. Dire-diretso naman ako umuutot sa opisina. Uy. Wala. Sana all nakakautot at nakakadigay. Ay, bye. Yo. Yan ang pinagmumulan na po ng bloat. Yung pagpabloating. Alka-Seltzer lang. Okay, thumbs. Pag hindi ka dumidighay, hindi ka... Hindi mo nilalabas yung gas. Ako parate. Bloated ka sigurado. Yeah. Meron ka Alka-Seltzer, meron pa yan dyan kasi dito meron eh. Iba-ibang flavor nga. May, yeah, may flavor ng lemon. May flavor ng lime. Lime. Ayan. May apple. Ba? May apple. May strawberry flavor. May, iba-iba. Kaya masarap. Apple. Apple. Ayan. May apples, claims. Okay, set-set lang katapat yan. Tapos yan. Ang sarap dun. O kaya kung merong nabibiling Tums. Pahanap ka kay Rocky. Tums, may Tums yan. Pet modis mo. Kaya na konti-konti. Yeah. Mga antacid na mga ano. Yaw. Yan lang katapat yan. Yun, mismo. Yan lang. Pahanap ka. Okay, Eka, Eka. Val Velasco, nandiyan si Eka. Hello, Eka. Good day. Sorry, I'm late. No, you're not late. Penalty. You're early for tomorrow. Penalty. Ayan. Ganda-ganda naman ni Mamsi namin. Sana all. Sabi naman ni Nanay Dolor. Baya mo, Nanay. Pag-uwi ko dyan, bibilang kita ng magandang sombrero. Yo. Gusto ko ngayon sa lakot. Gusto ko yung sa lakot. Sa lakot yung may mamatulis sa... May, oh, may patusok sa sa gitna. Pag umulan, di ka mababasa nun. Ha? Nung araw, yung mga lola-lola. Yari, ano, yari mga, sa mga... Ano yun, no? Nakasalakot sila pag umuulan, no? Galing. Yari sa dahon ng bana, ano ba, anahaw ba yun? Oo, ganda na sa lakot. Yeah. Meron din naman marami, dito. Marami kayo sa Pilipinas.
Pilipinas yung mga sombrero? Marami. Yung magaganda, yung mga cute. Ay, nako. Marami. I'm so obsessed with hats. Ah, ito. Marami ako dyan. San Jose. Kaya pag naka-uwi tayo, kailangan itong this year. This year, no, malabo pa. Kailangan maka-uwi. Hindi pa gawa yung bahay ni ano eh. Nino? Ni Chiki. Eh, so what? Ah, ganun? Eh, kahit naman gawa, isa mag-hotel naman ako. Ikaw lang, ganun? Oh, it's up to ganun? You. If you wanna come with me, it's okay. Anong eh? You wanna come with me, it's okay? Yes. So, pag hindi ako sumama, okay pa rin? Ganun? Yes, of course. If you want to sleeping in the corner, yes, you're welcome to go. Salamat nga po pala kina Sister Azide at kina Nestor sa napakainit na pagtanggap sa amin. Kita-kits ulit po next time. Yes. Maganda doon. And hello kay Mommy Karing Pascua. Hello, Mother! Ayan ang sponsor ko. Yeah, we're a golden girl. Sabi ni Mami, uwi daw ng Pilipinas. Tama ko. Kakasal daw si Jepoy. Eh, hindi pa nga gawa yung bahay. Eh. Hindi nga, pag natapos yung bahay. Pag natapos mo. Ay, sabi ko, oh sige ma, pamasahian mo ako. Yeah. Eh, kako, sabi ko, sasama to. Bakit ikaw papamasahin? Laka-laka ng sweldo mo. Eh? Alam mo naman si Mother eh, ano yan? Ano? Eh, Mother? Hindi niya mabuksan yung kanilang pintuan dahil punong-puno ng salapi. Kaya ganun naman yan. Di ba, Mother? Minsan nga, pagbukas niya ng aparador, natabunan siya Tita Connie. Ah, tumawag ng ambulansya. Oh. Anong nangyari? Anong nangyari, sabi ni... Nung kasi nabaksakan siya ng puro mamera. Yung mga barya. Kaya, ayun. Bukol-bukol siya. Nako, kaya ganyan. Kaya man si Mother. Yung alkansya po niya, laging pinupuno. Kaya... Ay, punuin mo na yung ano, yung jar ha. Dadali natin sa linggo yun. Promise. Ako marami akong barya dyan. Barya? Ang dami. Ay, hindi ko barya lalagay dito. Ah, marami. Hindi lang... Paper. Yung papel lalagay ko doon. Kasi pag barya, kukunti ang laman. Pag binilang mo. Pahihirapan pa yung magbibilang mo. Bakit? Dapat nga everyday nilalagyan mo yun eh. Hindi yung isahan lang. Eh, I don't bring cash. Alam mo naman ako. Sakin ko kaya ito. Kasi ako lagi nagdadala, ganun. DJ. Ayan na. Yeah, sige, mag-tik-tik ka muna. Hindi ako marunong mag-tik-tok eh. Paano na ba yan? Ala, nakalimutan na yung tik-tik. Hindi ako marunong mag-tik-tok eh. Mm-hmm. Ganyan na lang. Patay. Oh. Parang hindi na tik-tok yan. Parang tik-tik yan na. Tik-tik. Tok-tok yan, hindi tik-tik-tok. Tok-tok. Oh, sa'yo naman matatanda. Oh, siya? Station ID na ta. And... Station. Ito po ang iRadio. Naglilingkod. Para sa sambayan ng Pilipino. Ang oras po natin ay 28 minutos. 28 minuto. Oh. Maghalibas ang ikapito ng gabi. Tagalog na nga eh. Ito talaga. You know naman. I don't know how to speak in Tagalog. Watching habang nang nakasakay sa jeep, mahirap maging negosyante. Kung saan-saan napapadpad. Sino? Sabi ni L.A. Negosyante? Ayan mo yan. Yan po niya na... Ano, ayan. Inahanap na po ng pideya yan. Kaya... Ayan. O siya, ayan o. Si Echo, may penalty. Pati my si ano. My God. Dinamay niya si ano. Trucks. Dinamay niya si Glenda. Ayan, sinasabi ko na. Penalty. Sa langaw. Ayan, ako. Yung mga... business kasi niyan ano eh yung sabi ni nanay, "Ma'am, si baka mapilayan ka sa ginagawa mo, pwede ba tigilan mo na?" Yan na nga. Wow. Mother, ha? Huh? Chacharat. Ano kasi marurupok. Kailangan ho. Ay, hindi, kailangan anong
marurupok yan. Marurupok na mga buto. Ang dami-dami kong binubuhat dito. Mm. Kaya ko pang iakyat yung dami mga lang, wala dami, kayo. Dami-dami talaga. Dami lang. Ulam, gulay, ginisang okra, kalabasa, talong sito at pritong bangus. May sausawan na suka na may mangga. Sino? Yun ang pagkain ni Tina. Alam mo to si Tina. Ayan, talent niya. Puro ano talaga ang... ang sarap nga pagkain nila lagi. Mga tsibog na masustansya. Yan. Tina mo naman. Dalawa-dalawa ulam nila. Oh. Yan. Sarap. Parang ano, talagang hindi sila mahirap. Talagang shala na shala. Shala yan, di ba? Gulay. At ang gulay nila siguro mga fresh. Wala. Yan ang mga hinahanap ko, yung mga fresh na gulay. Dito, yun ang... Ay, sabi ko, pritong isda lang ako, panalo na. Tsaka, ayoko ng pritong isda. Ano gusto mo? Oh, talaga, namimiss ko kung malisda. Sabi ni Lorna, dapat talaga may penalty ang late para may pondo sa susunod na Christmas party. Magandang suggestion yan. Ano? Maganda yan. Kaya nga, late si Lorna, pagmultahin natin siya. Oh, lakihanin niyo ang multa. Para magtatanda, gawin niyo 10,000. Ay, sa susunod na Christmas party, ganun, ang tagal pa, no? Oo, 10,000 ano mata. Para... nandun na kami. Ganun, nandun na daw kami, oh. Sana nga. Pag ako na, ako, hindi okay. Na, hindi lang magsasalita. Basta susulpot na lang, ay, dito na kami! Oh, sige. Sabi nila, taranta siguro sila. Mm-hmm. Nasaan kayo? Eto, tingnan nyo background namin. Ayan, oh, ayan, kita nyo, ano. Sige nga, hanapin nyo kung saan niya, kung magagaling kayo maghanap. Oh. Ayan, hindi nila alam kung nasa tabi lang pala kami ng bahay nila. Sana nga. Ay, nakakabis. Yung mga imagination na ganyan, ano. Ay, sana nga, nangyayari na. Sabi na, ato, may mga penalty daw pag absent. Mm. Sabi nila, pag absent, medyo malaki ang penalty. Oy. Sabi naman nila, pag masyadong maganda, may penalty din. Oh. Aba? Eh, pag masyadong pangit? Pag late, 2K. Pag absent, 5K, wa? Oh, galing. Maganda yan, ah. Ang laki, ha? Good suggestion. I like ang taas ng palitan ng dollar ngayon sa 2 peso. 51 peso and 23 gawin cents. Gawin natin yung parang ano yung... per dollar. Ano bang tawag din yung sumusweldo? Anong tawag doon? Mm-hmm. Yung meron ganun, eh. Paluwagan. Paluwagan. Yun. Naalala ko yun, eh. Ay, gustong-gusto kayo. Kaya lang... ang hirap, eh. Pag ikaw nauna, naku, habang buhay ka, nagbabayad agad ulit. Ang sakit sa bulsa. Mahirap pag marami kayo. Oo. Ayun. Mahirap yun pag marami. Ayoko ng maramihan. Marami masyadong matagal. Oo. Bago makaipon. Siguro, sa loob ng isang buwan, eh. Dati nagpapaluwagan. Abuti nga kung bawa, 12 kayo. Di 12 months ka. Why don't you try it? Magpaluwagan para at least magkano ba? Gano? Pipiso. Ay, wala namang mabibili piso, no? Siguro, 10 pesos. Ganun ba? Oo, mga 20 pesos. Hindi ko alam kung anong value ng pera dyan, eh. Kaya tigi-100. Bawat araw ba? Hmm? Everyday, tigi-100. Oh, bahala sila. Yeah. Mataas ang palitan, pero mataas ang bilihin. Ganun din. Totoo naman yon. Ibig sabihin, pag mataas ang palitan, kulang ng dollars ang Pilipinas. Kokonte kaya tinataasan nila ang palitan. Yan. Doon sa black market baka nasa 52. Kailangan ng dolyar. Kailangan dolyar kaya tinataasan nila tapos ang palit. Tapos sa dolyar. Oo. Kaya ganoon. Bumibili sila. Ay, good news. Meron akong pinagpapadalhan ngayon na direkta sa inyo mga GCash. Ayun. Ayan, direkta na sa GCash without fee. Ayan? Ayan. Maganda 'yan, ha? Nasubukan ko na. Talaga? Talagang swak na swak. Baka scammer yan, ha? Parang magiging scammer. Oh, yun yung tinuro sa akin ni Pastor Sunny. Doon siya nagpapadala. Na, ano? Hindi. It is a non-profit organization na ang founder nito ay mga puti. Ang pinagpapadalhan lang nila ay mga third world countries, sabihin na natin. Third world countries. Kasama tayo doon. Mm. We are still considered. Hindi naman sinasabing third world. Kaso, ang mga nakalagay doon, Bangladesh, Africa, yung mga Asian countries na talagang alam mong ano, alam mong parang, yun ah, medyo nasa ano, mga developing or third world countries ang tawag, di ba? Nasa developing country ba tayo o third world countries? Pero, yung mga mayayaman dyan, no?
Bili-bili lang ng mga Hermes-Hermes, Chanel-Chanel, Louis Vuitton. Louis Vuitton. Diba? Mga Hermes dyan na mga million-milliones. Ang, yeah. Diba? Louis Vuitton. Third world country. Made in Divisoria. Diba? Maganda yan. Marami ako, Louis Vuitton. Louis Vuitton. May mga Louis Vuitton ako. Ayan. Nung araw, hindi ko pa nga alam yung purse na yan eh. Nung bagong dating lang tayo dito, 1990, na may nagbenta sa akin. Oh. Sabi niya, ayan, maganda yan. Sabi niya ganun. Ang mahal naman, that time, it was year 2000, 350. Malaki na sa akin yun. Kasi wala naman akong trabaho eh. Hindi ba? That time, wala pa ako. Bago lang kami dito nun. Mm-hmm. Diba? Sabi ko, totoo kaya to? Nandiyan pa rin, buhay naman. Ayan. Yeah. MK, oh, MK dito, yeah. Marami rin. Yan yung mga pasalubong ko sa kanya pag pumunta ako ng Taiwan. Taiwan? Wala namang MK sa Taiwan. Mga fake lang. Yun. Hindi MK yun. Ayun na yun. Yung Gucci. Yung ano, yung Kipling, ano? Kipling, dito maraming Kipling dito. Ayun. Yeah, maganda rin yung Kipling. Mahilig ako sa Kipling kasi mag-an lang siya. Saka mura lang. Okay. Too much for the achuchuchu. Ayan. Let Jesus guide the way. O, di ba? Yan ang topic natin ngayon. Michael Cross daw. Sabi ni Ate Berna, Michael Cross. Okay, Ate. Masakit ang ulo. Okay. Sabi si John 12, Chapter 12, verse 46. Diba? Ang title po ng ating babasahin ngayon na Beating Stress is Let Jesus Guide the Way. According to John 12:46, I have come as a light into the world so that everyone who believes in me would not remain in darkness. O, diba? Very, very, ano, no need to explain, ika nga. Ayan, di ba? I have come as a light into the world so that everyone who believes in me would not remain in darkness. Di ba? Si Jesus ang nagsabi yan. He is the light. Okay. Kumbaga sa ano, sa in times of trouble, in times of kung ano-anong trial sa buhay natin, maniwala lang tayo kay Jesus at bibigyan na niya ng kaliwanagan ang ating buhay. Di ba nga, siya ang tumubo sa ating mga kasalanan nang siya ipinako sa krus. So siya ang ating gabay sa lahat ng ating gagawin. Lahat po ng ating iniisip, sa gagawin mga plano, dapat, okay, it's of course, it's okay to plan. Di ba? And then, tatanungin natin sa Panginoon kung tama ba yung mga plano natin. Ayan. Gagabayan tayo ni Lord. Gagabayan tayo ni Jesus. Is Jesus the cornerstone of your life or have you relegated Him to a far corner of your life? The answer to this question will determine the quality, the direction, the tone, and the ultimate destination of your life here on earth and your life throughout eternity. O, diba? Kaya wag natin siyang ipagsasa, walang tabi. Tama ba yun? Kailangan siya ang nasa gitna nga ng buhay natin eh. Siya magpapatakbo ng buhay natin, di ba? Lahat ng direction ng kung tama ba yung path na tatahakin natin. So, Jesus will lead us to the correct way. Yeah, it's hard to go to, saan ba tayo, you go to left, we go to right, or we go straight. So, si Jesus, siya ang mag-tatahak sa atin sa tamang landas. Thomas Brooks spoke for believers of every generation when he observed, Christ is the sun and all the watches of our life should be set by the dial of His motion. Christ, indeed, is the ultimate Savior of mankind and the personal Savior of those who believe in Him. As His servants, we should place Him at the very center of our lives, di ba? And every day that God gives us breath, we should share Christ's love and His message with a world that needs both.
i-share natin ang mga salita ng Diyos at i-spread natin ang tungkol kay Jesus. Kasi, di ba, sana nga lahat maging believers, sana nga everybody will accept Jesus as their Lord and Savior, edi masaya, di ba? Very nice ang kapaligiran. But, this is it. Kaya, siguro sa mga nangyayari ngayon, parang ito'y isang, how do we say this? Isang reminder sa atin na kailangan si Jesus ay nasa puso na natin para pag nandito siya sa puso natin, alam natin kung ano ang mga gagawin natin. Siya maglilid sa atin sa tamang daan. Bibigyan niya tayo ng tamang kaisipan. Hihingi tayo sa kanya ng wisdom sa lahat ng ating gagawin. Kung ito ba'y tama o hindi. Sa lahat ng ating mga plano, sa lahat ng ating mga gustong sabihin, tama ba o mali, di ba? Dapat bago natin, before we utter something, we should think kung tama ba yun. Baka makasakit tayo sa kapwa natin. Iniiwasan natin yung maka-stumble tayo ng ating mga kapwa. Yun ang wag natin gagawin. But sometimes, hindi naman talaga tayo perfecto. Ayun. Pero kung nasa puso na natin ang Panginoon, mako-convict ka, ay mali yung nasabi ko. Then I'll say sorry. Diba? Sorry. Ganun lang. A simple sorry, kumbaga sa ano is matitigil na. Unless, yung taong sinabihan mo na sorry ay wala pa sa kanya si Lord. Diba? Sabi ni Lorna, Proverbs 3:6, and everything you do, put God first. Diba, diba lagi sinasabi yan ni Yorme? Put God first. Okay, tama naman. Ma'am, sir, inom po tayo ng kape. Ngayon lang po ako makakakape habang nanonood sa inyo. Sarap. Sino magkakape? Si Nanay Dolor. Nanay, baka malasing ka dyan, ha? Okay. First time inom ng kape. Here are some great thoughts from different people like Lisa Welchel. In your greatest weakness, turn to your greatest strength, Jesus, and hear Him say, "My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness." Tell me the story of Jesus, write on my heart every word. Tell me the story most precious, sweetest that ever was heard. That is Jesus. Jesus loves you, sabi dito. And He offers you eternal life with Him in heaven. Welcome Him into your heart now. And once you've done so, begin to use His teaching to help you prioritize every aspect of your life. Ayan, yan po. Kahit minsan paulit-ulit na itong mga nababasa ko dito, but they help. Diba? Nakakatulong sa atin. Ayan. All right. Okay. So, anong gagawin natin? Ito. Ayan. Ano yan? Tanda nyo! April! April 9. Anong araw yung April 9? Where's Jeremiah? Jeremiah? What is April 9? Yung sasali sa, ano tawag dito? Paro-paro G. Yung paro-paro G? Meron pa bang habol? Uh-huh. Wala na ata eh. Ay, wala na ba? Hindi, meron yan. Iko-close ko na. Wag, meron yan. Wag muna. Yung sumayaw ng paro-paro G, o yung nagpadala ng paro-paro G, sino ba yung? Si Rejoice, si Myrene, si Lorna, at si Eka. Oh. Okay. Ayan. Sige. Dahil dyan, meron kayong... Bakit? Ikaw! Wala ako sinasabi. Nambibitan ka na naman. Saturday ang April 9. Doon. Yung simayon ng paro-paro G, sino yun? Ay, paulit-ulit. Ulit. Maricho Gamos, hello! Ayan. Oh, yun. Alright. Si Mai, si Joyce. Wala na sila. Umalis na. Hindi then, si- dyan yan. Wala. Oh, sige nga, sabi mo. Okay. Hindi sila kompleto dyan. Mm? Oh. Wala. Hindi ko i-announce. Ah, ganun. Oh, wala. Kanta tayo? Kakanta ko? Wala. Hello po.
I'm late, namalengke po ako, sabi ni Marichu. Ayan, oo nga, no, sarap, no? Ang sarap dyan, ano? Pwede kang mamalengke everyday kasi yung... Sariwa. Yung ano, ang sarap. Hindi ba? Ang ganda yung pupunta ka sa Lapengke, Lapengke town. Punta ka Lapengke, di ba? Gusto ko yon. Tapos, yung kakainin nyo sa araw na yon, kumpleto, ano, bibilihin mo. O, di ba? Ang sarap. Wala po bang contest para sa senior? Gusto ko pong sumali sayaw na sayo na po ako. Sino daw? Sino sabi? Si Nanay Dolores. Ako sasali, ako lang sa paru-paru, G. Hindi, dapat may partner ka. Nelly si Rodo. Ito kahapon pati si Nelly. Hindi pwede mag-solo, hindi pwede. Wag, hindi natin makikita yung ano eh. Yung coordination. Yun ang pinag-uusapan natin doon eh. Mahirap pag nag-iisa ka doon. Oo, hindi. Dati na kasing nasabi to, hanap ka. Kailangan ano, may grupo. Yan. Oo, tulad masaya. Nung apat kahapon, na, apat na paru-paro kahapon. Oo. Sa isang tutubi. And naka ano sila, paru-parong itim yung apat. Yung apat na yun. Diba, naka-itim silang ano, costume. May... Oy, naka-i-radio sila, ano ka. Kaya nga, paru-parong itim. Very proud. Diba? Proud, oh. Yeah. Yung apat na paru-paro na yan, at tatlong paru-paro, tsaka isang alitap-tap. Yeah. Alitap-tap na ngayon. Alitap-tap. At dahil dyan, meron kayong... Oh, yan. Ano na? Ha? Eh, ano sasabihin? Bakit ako? Ikaw, andyan ka na naman eh. Nagtuturo ka na naman wala eh. Wala ako sinabi. Yan. Huwag ka madulas, lolo, pag may nasabi kang mali. Naku! Sabi ni Eka. Touch move. Sabi na. Touch move. Nagagalit na si Eka. Ilan sila? Apat? Nanggigigil na ako sa city ah. Gigil na gigil. Sandali lang po ha. Gigil na gigil ako. Aray ko. Gigil na gigil na ako sa'yo. Kanina ka po eh. Ikaw talaga. Kakanta ko. Oh, sige. Ano ba kakantay ko? At dahil dyan. Oh, wala. Ano kakantahin mo? Abangan nyo April ha. Yung kung... April 9 ay Sabado. Sabado? O, di ano? Di wala. Sabado din dito. Gagawin nating ano? Absuelto ako. Hindi, gagawin nating April 8. Absuelto ako. Huwag muna akong pahirapan. Wah! Pag-isipan mo mabuti, Lolo, sabi ni Lorna. Visa na lang sa akin, okay na yun, sabi ni Lorna. Sige. Sabi ni Eka, parang labag sa kalooban ni Lolo, kaya nagtuturo. Bibigyan kita ng visa papuntang, ano, papuntang Ukraine. Sige. Para, ano, round, si ate, one way lang. Ah. Si Ate Berna, ako sasali din sa Give It Up TikTok. Ah. Wow. Ano daw? Magtabi ka ng maraming salompas pagkatapos. Ha? Pwera bawe, isang basong ihi. Ay, ano yun? Sino sabi nun? Sabi ni Lorna. Wala ako sinabi nun. Mga one week yung papag-iisipan yan, sabi nga. Okay. Antayin nyo na lang. Ayan. Kakanta na nga po eh. Kakanta ka na. Ano yung katinagpok ko? Ayan. Wala, kulang sila. Ang nandiyan lang, si Eka lang nakikita ko, tsaka si Lorna lang. Ayan ako. Wala si... Ha? wala si ano, yung isang, yung dalawang ano, paro-paro. Ticket na lang daw, puntang Palawan, sabi ni Tina. Ano ba kayo? Ayaw niyo ba talagang sumayaw? Grupo ha, wag solo. Ticket daw papuntang ano. Sasarado ko na nga yung paro-paro G-Challenge. Wala nang sumali. Tsaka yung ano, yung tanging sayo. Wala nang nagpapadala eh. Sabi ni ano, Lorna, i-post muna namin yan sa FB para may na-like, heart, at share para lumabas ang mga challenger. Wala rin, ganun din. Sabi ni Michelle, at dahil dyan, ipapadala kayo sa Russia, pambato, sa Ukraine. Ang galing mo na hulaan mo talaga, yes. Ay, huwag niyong gawing biro yan. Yeah.
bad. Sa Afghanistan na lang. Oh. Sa Afghanistan. Kawawa naman sila. Okay, pag-pray natin sila, ha? Mm. Sama niyo sa prayer niyo ang Ukraine at sama niyo na rin ang Russia. Okay. Sabi ni Ate Berna, sasali ako sa paro-paro. Maghanap ka ng partner mo. Oo, kailangan ano, mga apat kayo, at least apat. Apat, tatlo, wag isa. Wag din dalawa, kailangan apat. Para... Ma'am, siya ang lalayo naman kasi namin, kaya wala ka grupo. Sumayaw kayo solo-solo at ipadala nyo sa isang taong pagsasabay-sabay niya kayo. Mm. Ayun. Bigay nyo kay Edith. I-edit niya, diba? Parang yung ginawa nila, ano noon, nila Lorna, yung, ano ba yung kinanta nila noon? Yun, ganon. Yun, ganon. Eh kung ano, di dyan kayo gumawa, may mga kasama kayo dyan. O, diba? Ayun. Maglagay ka na ng kakantahin ko. Ano nga? Wala ka pa sinasabi. Wala pa ba? Wala. Ano yung pe-play ko? Wala naman sinasabi. Sabi ni Ate Berna, sali na ako sa group. Maghanap ka, ate. Ayan. Ikaw may sasakyan eh. Dapat ikaw ang ano. Oo nga. Pupuntahan. Eh, ikaw ang pumunta. Ayan. Kaya... Ito na, pe-play ko na. Sige. Ano yung pe-play mo? Yung hahamon doon sa paru-paru. Meron ba? Natutuwa lang kasi ako rito. Sabi, sige, game. Sabi ni Ate Berna, hanap ka. Dapat sabay-sabay, ha? Pag hindi sabay-sabay. Okay na. Yung apat na yon ay meron kayong... Alam ko sa'yo, yung kanina. Asan na ba si Gian? Nahalo ko si Gian. Hindi ko makita si Gian dito. Ayun. Yeah. Ala. Ah? Malapit na natin tawagan si ano. Sino? Magkakaroon daw kayo ng visa. Gusto talaga magkaroon ni LA ng visa? Okay, saan ka pupunta? Afghanistan nga eh. Okay. Mahirap pumunta dito, no? Ang hirap pumunta ngayon dito na ano eh, yung kukuha ka ng tourist visa. Mm-hmm. Sabi ni Eka, makakasakal ako, awatin niyo ako. Hmm. Awat na, Eka. Inawat na kita. Ay, o siya. Oh, buti wala si Rejoice. Mm-hmm. Nandyan yan. Wala. Nagluluto. Wala, buti nga wala. At dahil dyan yung apat po ay... Iwan ko sa iyo. Piplay ko na nga ito para matapos na. Eto ano na. Yan?
maligaya. Sino yung hindi kayang gawin ni Rejoice? Yung magpapalseto ng ganun? Kaya niya yan. Kaya ba niya yan? Okay, hello kay Irene. Alam mo, sinama mo ka ni Manalo Gabriel. Alam mo kung bakit ko plane yon? Bakit? Kasi naalala ko tong si ano, yung aking kaibigan. Ayan. Sino? Eto. Ayan. Eh, diba? Kamukha look alike silang dalawa. Oh, diba? Ang ganda. Si Sarah ba yan? Yeah. Ang ganda niya, no? Ay, nag-guess ano, mag-guess niya sa opisina. Hello din kay Dulce. Ayan, taga saan po si Irene Manalo Gabriel? Yan. taga saan po? Yan. Di ba? Galing niya, no? Sarap ulitin na mga ganun. Oo nga eh. Oo, sarap ulitin na mga ganun. Alright, at... yung apat na sumali po ng paro-paro G challenge ay ano yung sasabihin mo? Mm-hmm. Ano sasabihin mo? Ikaw na ga! Ay, sabi ko, anong sasabihin mo? Ituloy mo na. Ang alin? Yung sasabihin mo. Oh, wala akong sasabihin. Oh, sige na. Bilisan mo na, ikaw naman. My God, I hate drugs. At taga saan si Irene Manalo Gabriel? Irene. Yan na naman si Lolo, taga Caloocan. Hello. Hello from Caloocan. Oh, ayan. Batang Caloocan. Oo. Oh. Doon sa ano yun? Sakop ba yan ng Maynila? Ang Caloocan? Caloocan yun. Ano ba sakop ng Maynila? Yung Manila. Manila? Pasay. Yung ganun? Metro Manila. Eh, hindi ko Caloocan is Metro Manila ba yan? Oh, Manila. Ano ba sakop ng Manila? Caloocan City, hiwala yan, di ba? So, ang Manila, it's Caloocan is part of Manila. Di ba? Doon nga sa Tondo eh. Tondo, Manila. Di ba? Tondo, Manila. Caloocan, hindi pala. Tama, tama. Okay. Okay, hello din kay Jolette Rodelas. Maganda morning. Maganda afternoon pala. Hello, ayan. Jolette. Okay. Oh, Mami Irene daw, sabi ni Aileen. Ayan, si Mami Irene. Welcome, welcome po. Welcome sa iRadio. Balik-balik lang po. Okay, blessed day din sa'yo, Jolette. Ayan. Maya-maya lang ng konti, tatawagan na natin ang ating pink pastor. Yes. Si Pastor James. Pastor James. Yes. Kasama siyempre, si... Jeremiah Valdez. Jeremiah. Yeah. Yes. Magandang topic nila ngayon. Hindi na po sakop ng Manila ang Caloocan. Ah, hiwalay na pala yun. Okay. Hindi mo naala kaya yun. So, iba ang mayor ng Caloocan, di ba? Siyempre. Ayan. Hello din.
Thank you sa pag-tune in sa iRadio. Maya-maya lang, 1 minute. Tatawagin na natin na ating pastor para magbibigay, magdi-devotion lang tayo. Mga 30 minutes, yeah. Calling, calling, Pastor James. Are you there? Ready ka na ba, Pastor? Are you ready, Pastor? Ready na one ba? One thumbs up, please. Mm-hmm. One thumbs up. Pero bagong lahat. Mm-hmm. Yung apat na sumali ng paru-paro, G. Tatlong paru-paro at isang... Ano? Alitap-tap. Yan, baka sabihin na naman tutubi. Ayan, tawagan na natin si Pastor James. Ayan. Ayan. Pastor James, ready ka na? Ayun. Hello, yan. Hello, Pastor James. Hi. Hi. What are you doing? How are you, Jeremiah? Good, how are you? We're good. Very good. International Women's Day. Have you had a wonderful day, Sister yes. Karim? Thank you so much. That was last... Still. Eight. Two days ago. How come I didn't exercise the Women's Day? How come I didn't exercise my right as a part of the women? Hey, that's your problem. You did not exercise, that's your problem. I know. Okay, today is March 10. One more month to Brother Ramon's birthday. Oh, my gulay. No, yeah, what day is Brother Ramon's birthday? It's going to fall on the Saturday. Yes, that's great. And there's no Bible study. Yay! Yeah. It's no iRadio. No, I read you, okay. But we're going to celebrate it on the 8th, which is Friday. It's not my okay. birthday. Yeah. Got it. Yeah, okay. Got it's, it. But it's 9 in Manila. Okay, now get ready to sprint forward. Hello to my radios out there. Those of you who are watching online, online. Yeah. Not outline. I made a mistake here. An order for nothing. Now counting 2 minutes past 8 Pacific Standard Time. We're still live and broadcasting. Dito sa Manila, Philippines. I mean, Bellflower, California, USA. Yay. I apologize. I did the wrong thing. Now we are going to get started. How we could see the light very well. Psalms chapter 139 verses 13 to 16, see if you can see this there, it says, for you created my innermost being, you knit me together in my mother's womb. You turn the page. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was not hidden from you. When I was made in the secret place, when I was woven together in the depths of the earth, your eyes saw my unformed body. All the days adorned for me were written in your book before one of them came to be. May the good Lord bless the reading of his words. And before I ask Pastor James, let me keep in the same page. Psalms 139, verse 14. Says here, and it's our text, because it says, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. That is the title. I am fearfully and wonderfully. This is why, ladies and gentlemen, let's welcome Pastor James Valdez to share his devotion for tonight. God bless you. Thank you. Thank you, Jeremiah. Mm-hmm. Ladies and gentlemen, please welcome the Pink Pastor. Ayun. Wow, ang ganda ng lalaki ni Pastor Roy. Ayan na. Aba, na. Kamusta, Pastor?
Mabuti naman. Ito pa. Karaos na naman tayo. Isang linggo na naman, ano? Thursday, oh. Ang bilis. Ang bilis. Parang... Parang kailan lang. Sa aking mga project ko eh. Dami kong project. Oh, pinaproject ko yung mga project. Pinaproject. Kumusta kayo? Okay lang po. Eto. Hindi kayo manunod pala ng concert sa Sabado. Ano? Oo nga pala. Oo. Kaya... Oh, may concert, Pastor. Dingdong Abansado. Wala tayong ano. Si ano pangalan nito? Si... Jessa. Jessa Zaragoza. Parang di ko yata kaya. Hindi ka ba sinabihan? May ticket ka ba? Hindi nyo ba alam na surprise nyo? Baka makikita nyo lang ako dun eh. Ah, ganun. Back to back nga na ni ano, Jessa back Zaragoza. Back to back, nandun sa likuran. Back to back. Teka, get my wallet. Oh, no, my phone. Yeah. Sinasabi ko na eh, meron tinatago to eh. Get my phone, Jay, para ba mag-believe sila sa akin? Palay ko nagpa-picture silang dalawa. Malamang to. Malamang. And my eyeglass pala doon. Para bumili sila sa akin, ha? Parang ano, ha? Parang merong tinatagong lihim, ha? Mm-hmm. Oh. Ayan. Saan na ba yun? Aba. Ayan. Kikita niyo yan? Ay! Na! At sino naman yan? Si Jessa. Jessa? Aba, si Jessa nga. Oo. Saan mo lang kinuha yan? Sabi ko, kinausap nga ako. Oh. James, sabi niya. Oh, di mo naman ako maalala, sabi niya. Oh, Jessa, sabi ko. Sorry. Kailan dito ako para bigyan kita ng ticket eh. Sabi niya. Magbenta ka. Binenta ka ng ticket pala. Magbenta ka. Sabi niya. Eh, paano naman ako? Saka ka na lang. Alay, sabi ko kay Pastor, huwag muna. Hindi, postpone muna. Kailangan supportan natin yung church. Yeah. Hello? Ayan? Yeah. Kumusta naman kayo dyan lahat sa ating tapakakinig ng iRadio. I hope you're having a wonderful weekend dito. Ay mag-weekend pa lang. Bilis ang araw. Pero ba yung eyeglass sa... Hindi makakita. Bakit ba yung salamin na yan? Parati na lang hinahanap. Hindi, tinatago yan eh. Hinahawakan niya ni Jeremiah. Bakit? Baka mawala niya. Oh, siyang ano. Ayan. Ayan, malinaw na. Ayan, nakikita mo na kami. Oo, kitang-kita ko na. Yung kanina ayan. Pinapakita mo, hindi naman si Jessa Zaragoza yun eh. Hindi ba yun? Si Sister Neda yun, ano ka? Lumahaba pa ang buhok niya. Yan ang mahirap, papagula tayong salamin eh. Iba yung pinapakita mo. Si Sister Nelda yun eh. Talaga. So, magandang araw po sa inyong lahat. Ang ating paksa mo ngayon, ang paksa o ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol po sa ikaw, ako, at tayong lahat. No? Anong title? Talingin lang ng Diyos. Psalms 139 verse 13-16. Ang sabi po dito, ulitin ko sila ni German. For you created my inmost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. My frame was hidden from you when I was made in the secret place. When I was woven together in the depths of the earth, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me was written in your book before one of them came to be. So maganda to kasi sinasabi ng Panginoon Diyos sa atin na manalangin muna tayo bago sa lahat. Sige, let's pray. Magandang araw po Panginoon Diyos at salamat sa nabasa po naming salita ninyo sa Psalms sa sinulat po ni David. Na kinilala niya na kayo po ang lumikha sa kanya at sa aming lahat. Bago pa lang kami, Panginoon, ay may panganak, ay nabuo niyo na kami sa inyong kaisipan. Mm-hmm. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, nagpupuri kami, nagpapasalamat at sana po sa aming pagbubulayan
makita po namin ang tatlong bagay na kailangan po namin malaman na, na kung sino po kayo at sino po kami sa mundong ito. Yes. Maraming salamat at lahat po tinalangin namin sa matamis na pangalan po ni Jesucristo. Amen. 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 Sinulat po ni Haring David to dahil alam niya na ang katawan na kanyang ginagalawan ay hindi po sa kanya, no? Itong katawan na nilikha ng Diyos, ayun nga, ang Diyos ang gumawa, no? Dahil nga kung babalikan po natin sa Genesis 2 verse 7 and 21 and 22, sabi po doon, "Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and the man became a living being." O, kita nyo? So, tayo po, mga una-una, ang mga lalaki ang nilikha, no? Kinuha tayo sa alakabok, pinorma niya tayo, kaso wala pang buhay yon. Kaso kinasihan tayo ng kanyang hininga ng Panginoon Diyos, which is yun ang spirito ng Diyos, kaya nagkaroon tayo ng buhay, no? So it is from Him that we have life. So God is life, no? At kung walang Diyos sa atin, patay tayo, no? Kaya nga sabi nga ni Nicodemus, ay sabi nga ni ang Panginoong Jesucristo kay Nicodemus is, "You must be born again." Kailangan bumalik muli ang Espiritu ng Diyos sa atin upang sa ganun nga ay tayo ay muling mabuhay, no? Pero balikan natin sa Genesis, no? Hindi lang po yung lalaki ang nilikha ng Diyos. Lumikha rin siya ng kanyang kasama dahil nakita si Adam na kailangan niya ng isang katuwang, no? Katuwang, no? Sa verse 21 to 22, sabi niya ang Panginoon Diyos dito, "So the Lord caused the man to fall asleep, deep sleep." Talagang pinatulog ng Diyos ang lalaki. Mahimbing na pagtutulog yun, eh. No? "And while he was sleeping, he took one of man's rib and then closed up the place with flesh." So, kinuha ang Diyos isa sa mga ribs namin. Kaya, bilangin natin mga lalaki, I think kulang, no? Pero nung nag-asawa kayo, bumalik yun. "Then the Lord God made a woman from the rib he had taken out of the man, and he brought it to the man." So, makita natin dito that there was marriage in paradise, no? At nung nilikha ng Diyos ang babae, ay nagkaroon po ng katuwang po yung lalaki, and they live happily ever after bago kinain yung prutas na bawal, no? So, anyway, yun ang paksa natin dito, that God was the one who created man and woman. Okay? Okay? Man and woman. Okay? Yun lang kasi nakasabi sa Bible, eh. Pero sa Jeremiah 1, Jeremiah, punta natin sa Jeremiah chapter 1, verse 4 to 5, ang sabi dito, "The word of the Lord came to me saying, before I formed you," oh, bago kita ginawa, no? In the womb, kilala na kita. "Before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart." So, ibig sabihin yan, bago ka palang, tawag ito, humagkaroon ng hugis sa sinapupunan ng iyong ina, kilala na kita. Oh? God knows you very well already before your mom and your dad came together and they formed you. No, it was God who still formed you there, no? Kasi alam ng Panginoon niya. So yun po ang sinabi niya kay Jeremiah. Pero again, kung babalikan po natin sa verse 16, sabi nga, verse 16 sa Psalms, "Your eyes saw my unformed body." So bago pa lang nagkaroon ng isang butil, no? O maliit na forma doon sa sinapupunan ng ating ina, no? Ay nakita na ng Diyos yung frame natin, yung wala pang forma, no? "Your eyes saw my unformed body." Oh, wala pang forma, eh. Nakita na ng Diyos 'yon. "All the days ordained for me were written in your book." Ibig sabihin niyan, nakasulat na tayo sa kanyang libro, sa libro ng Diyos,
that darating ng araw na to, pag nagtatambal yung dalawa na yun, lilitaw si Jeremiah. Oh, ganun yun eh. Your eyes, nakita na pero Diyos. I mean, God already knows that's going, what's going to happen. Kasi Diyos siya. So makikita natin dito ang kapangyarihan ng Diyos na at kung sino tayo sa Kanya. Kaya tatlong bagay lang po ang mabibigay ko dito, masasabi ko dito, na three facts that we need to know about itong katawan na to at ang buhay. No. Pero bago sa lahat, bago natin pupuntahan yan, yung sinabi dito na I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that fully well. So ibig sabihin yan, sabi ni Haring David, alam niya na ako ay ginawa ng Diyos fearfully and wonderfully. Sinaliksik ko po yung ibig sabihin ng fearfully and wonderfully. Ano ibig sabihin ng pag sinabi ng Diyos na I fearfully and wonderfully made you? Ang fearfully, ibig sabihin yan, extraordinary. No? You are an extraordinary sa lahat ng bagay. Of all His creations, ang tao ang extraordinary. No? Uncommonly, hindi common. So, ibig sabihin yan, magkakaiba tayo. We were knitted. Sabi ka ng Panginoon ito, I knitted you in your mother's womb. Ibig sabihin yan, He assembled, hindi tayo assembled, He formed us na magkakaiba tayo. No? Oh, bakit may twins? Oh, by the looks, pareho. Pero the inside is different. No, walang magkapareho yan. Sa gawa ng Diyos, everyone is unique. No, extraordinarily, commonly, fearfully, ibig sabihin yan, napakaingat. Maingat yan eh. Maingat na ginawa tayo ng Diyos. Pag maingat kapag maingat ang isang tao sa kanyang ginagawa, nandun po yung puso. No? Intricately, na yung ibig sabihin yan, may deep thought. Yung ibig sabihin yan, paggawa sa atin, ay talagang mamamangha ka eh. It's out of yung isip natin kung paano tayo nilikha ng Diyos, paano tayo ginawa. Thoroughly, ibig sabihin yan, buong-buo, walang kulang, walang kupas, walang, tawag ito, yung pagkakaiba. Thoroughly, ibig sabihin yan, kung paano kanya hinugis sa kaisipan ng Diyos, yun. Because you are beautiful in His eyes. Bagaman maaaring sabi, Pastor, paano naman yung mga nilikha na ganito? Walang kamay, walang paa, walang mata, ganito, and so forth. Sa ating paningin, mga tao, pangit siguro. Pero sa Diyos, maganda. There's a purpose and reason why. No? Para makita natin yung kapangyarihan ng Diyos sa kanyang mga nililika. Again, I would say that God had allowed those to happen in a person's life because of sin. Maybe because of tayo, marami tayong nalalanghap na masama, biologically and genetically, nagkakaroon ng difference sa ating mga katawan. So when there is the thing, though God may allow that, no? God would allow that dahil sa kanyang purpose pa rin. Kanyang purpose. But again, positively, God would make us the way He wants us for His purpose. No, for His purpose. Ginawa tayo dito dahil nga may tayong purpose. And what is that purpose? Kaya nga, dapat, Lord, ano ba ang purpose ko sa inyo? One point of hint that I would tell you what is your purpose is to serve His purpose. Kaya nga, dapat alamin mo yung purpose na tayong nilikha niya is to serve yung purpose ng Panginoon Diyos dito sa mundo. Oh, kailangan malaman natin yon. Kaya, inimbitahan ko kayo na alamin natin ang purpose natin talaga dito sa mundo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. I guess, kung isang Sabado, isang araw, yun po ang pag-usapan natin para kaya pa ako nilang ng Diyos dahil may purpose ng Diyos. Kasi if we don't serve the purpose of God's purpose, no, sa buhay natin, we are serving others. No, nakita niyo yan? That's only one point. Now, we go back to fearfully and wonderfully. We were made fearfully
and wonderfully. Ano rin sabihing, ano yung wonderfully? Wonderfully, ang ibig sabihin nito, may pleasure ang Diyos sa ginagawa niya. He is delighted in his workmanship. No? In his workmanship. Sa kanya pinagagawa, nandun ang puso niya. Wonderfully, kasi napakaganda. Lahat ng nilikha ng Diyos ay maganda. Remember when he created the world, when he created the universe, ang sabi niya, it's beautiful. No? It's beautiful. Sa Job 10:11, dito natin makikita, no, na God clothed us with skin and flesh. Sabi nga dito, Job said, "You clothe me with skin and flesh. Knit me together with bones and sinews," mga muscles, you know? Yun. So, makita natin dito that even Job, no, acknowledged that God was the one who actually created him. Though God uses man today, no, God uses nung si Adam and Eve were already born, God used both Adam and Eve to procreate. Oh. And but through but sa kanyang procreation, God is and always be there sa creation. So, ano pong facts na makikita natin dito? Three facts. Tatlong katotohanan na makikita natin dito sa naibunyag na salita ng Diyos. No. That God is the maker of life. Siya lang po ang maaring gumawa ng life. Now, there are science that they're trying to clone. Okay? Cloning. Cloning is not, tawag nito, making life. No. Iba kasi yung creating eh. When God creates, it comes from nothing. But when cloning, kinokopya mo yung identity ng isang tao para magkaroon ka ng isang tao. That is cloning. But creation, hindi. We came from nothing. And from nothing, nagkaroon ng tao. Yun ang ibig sabihin ng creation. So God is the maker or he's the creator. No? Wala lang iba. So if God is the creator of our life, ang ibig sabihin yan, second fact is that we don't own this life. Di natin pag-aari itong buhay na to. So kung hindi natin pag-aari ang buhay na to, ang ibig sabihin niyan, wala tayong karapatan. No, wala tayong karapatan na kunin ang buhay natin o kumuha ng buhay ng may buhay. No, it's not our right, no. Kasi ang Diyos lamang ang may karapatan niyan. God then actually owns our life. So, he is our maker. Kasi kaya nga tinatawag natin, God is our maker. Ibig sabihin niyan, we acknowledge na tayo ay ginawa niya. Now, kung tayo ay ginawa niya, and basically we don't own our life, we don't own anything at all. Job 1:21, sabi nga dito, he said, "Naked I come from my mother's womb, and naked I shall return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord." Tingnan niyo to, ha? Siya ang lumikha ng buhay, siya rin ang kukuha ng buhay. In spite of that, what happened to Job? Ano sabi ng Job? "Blessed be the name of the Lord." So, anong ibig sabihin nito? It dawns to me, ang tao ay may hangganan. Ang tao ay, ibig sabihin niyan, mamamatay. Napakasakit pakinggan, no? Mamamatay. End of one's life. Pero lahat mamamatay eh. Lahat ng tao mamamatay. Magulang mo, anak mo, no? Maari nga dyan eh, nauna pa yung anak mo, napakasakit, no? Napakasakit talaga mamatayan eh. Totoo yan, kasi inangkin natin eh. Ang Diyos, nalulungkot din siya kapag namamatay ang tao, no? Kasi hindi yun ang purpose ng Panginoon Diyos sa atin eh. The purpose of God is to be with Him eternally. Kaso nagkaroon ng chaos dito sa mundo. And certainly when there was chaos, death came in. When sin came in, there is death. Kaya nalulungkot ang Panginoon Diyos kapag namamatay ang tao. Kaya nung namatay si Lazarus, Jesus wept. No? He wept so much that because of sin, death came by. No? Oh, dapat hindi.
That's why Christ has to come down to conquer all. One of his purpose here on earth is to conquer death for us. So those who believe in him, no, will surely live again. No? Yun pang ang hamon sa atin ng Panginoon sa John 11:25. Do you believe this? Sabi nga, naniniwala ba kayo na ako ay muli ko kayong bubuhayin kapag namatay kayo, kapag naniniwala kayo. Sabi niya. So, ibig sabihin nito na, mga kapatid, na naked I come and naked I go. So, dito sa mundo, lahat ng ating mga sinasabing pag-aari, no, ating mga kayamanan, actually hindi atin. So, ano ibig sabihin po yan? We are only stewards, tagapamahala ng lahat ng bagay. Because ever since in the beginning, God said to Adam and Eve, kayo ang mamamahala ng harden ko. Hindi naman sa kanila yung harden na yon. Sabi ng Panginoon, alagaan nyo, pamahalaan nyo yan. And that is actually the role of man in this world. Tagapag-alaga lang tayo ng ating katawan, tapag-alaga tayo ng ang ating mga sabi natin, minamahal natin sa buhay. Kaya kung nawala sila, masakit man sa atin, dapat tayo huwag masyadong magdalumhati. Kasi, naibahagi ba natin ang ating tungkulin na tagapagpamahala sa ating anak, sa ating asawa, sa ating kapwa, sa ating mga kaaway? Kasi yun din ang ating task. That is our ordained task sa ating buhay. Napamahala ko ba ang salita ng Diyos sa ibang tao? Yun ba? We are only just good stewards of what God has given to us. Kaya ngayon maalala nyo yung mga pinag-aaral natin tungkol sa pera. Are you good steward of your money? Kasi kung hindi, yun ang resulta ng pagiging mahirap. Yun ang resulta ng pagiging ibang klaseng buhay na hindi ayon sa pamamalakad ng pera. Because we don't know how to be good stewards on that. Kaya nga kailangan sa ating mga kapatid is that when these things comes to us, thank you, praise God. And when they leave us, praise God. Kasi blessed be the name of the Lord. Sabi nga dito ni Kuni, the Lord gave and the Lord take it away. Kasi sa Kanya yan eh. Lahat dito sa Kanya yan eh. Kasi kapag lalo po tayong, forgive me, patawarin niyo ako mga kapatid. Kasi maaari siguro napakahirap talaga tanggalin yung sakit ng loob no, na mawalan. Pero I have undergone that too. Hindi lang isa. Sunod-sunod. Two weeks apart. Sumunod. Yung na mahal ko sa buhay. 1 month. Sunod-sunod sila. Ang mahirap niyan kung di mo pa makakasama. But I learned to say, Lord, thank you sa araw ng mga buhay na magkakasama kami. Mga kapatid, bakit ko nasasabi ito ngayon sa inyo? Darating na kasi yung kanin. Darating na yung mga panahon na maaring magkakagera ng buong mundo. Kasi nung nakita ko yung sa Ukraine, nakakalungkot po. Nakakalungkot. Isa parang lang yon. What about if it's world war? Pag world war yan. Kaya nga mga kapatid, we learn how to be strong sa ating mga ibinibigay sa atin ng Panginoon Diyos. I know, nakita ko kasi yung mga talagang napakahirap bitawan. Bakit ayaw nila bitawan? No? Lord, ito na, sa'yo na, kasi di ko kaya. Ganun lang naman eh. Nung sunod-sunod na nawala yung mga mahal ko sa buhay in 1 month span time, nahirapan din ako eh. Nahirapan ng kalooban ko. Pero sabi ko, Lord, wala akong magagawa eh. I have to move forward. Kailangan ang salita mo ang manguna, hindi yung mga damdamin ko.
Kasi gagamutin mo yung damdamin ko eh. But for to see people to undergo those such things na ganun, alam ko mas mabigat eh. Pero kailangan natin itong salita ng Diyos upang matutuhanan natin na ang ating mga mahal sa buhay, hindi natin pag-aari. We are just stewards of them. No? Though galing sa atin itong mga to, no? Kailangan bumalik sa Panginoon yan eh. Bumalik sa Panginoon. Kasi sa Kanya yan eh. Remember, sila yung, ang Panginoon Diyos, ang nanahi in their mother's womb. Kaya kita mo manungkot sabihin, pero my brothers and sisters, let us put in this fact that God is the maker of life. God is actually who owns all life. And basically, we don't own nothing. When Job lost his whole family except the wife, sabi niya, blessed be the Lord. No? Blessed be the name of the Lord. No? Though nagdalamhati siya, he still blessed the Lord. I hope and pray, my brothers and sisters, na pag dumadating yung mga panahon na yon, yes, wept for a while, grieved for a while, for a while. No? Hindi yung habang buhay. Kasi alam mo yan, gagamitin ng kalaban for you to have a slow pace. A slow pace in sana mas marami ka pang nagawa na dapat gawin mo para sa Panginoon Diyos. Mga kapatid, the harvest is plenty. Marami pong dapat gagapasin, marami po dapat haharvestin. Kaso kakaunti ang gumagalaw. Dahil nga pinanghihinaan tayo ng mga pangyayari. Darating ang mga, ito nga kaya nga sabi pa rin, watch out, sabi nga, be watchful kapag dumating yung mga panahon ito, dapat handa tayo. Kasi kung hindi tayo handa, at doon lang pa tayo mag-ahanda, mahirap na, I don't know what's gonna happen. Pero tayong dapat na, tayong mga sumusunod sa Panginoon Diyos, ihanda natin sa sarili natin, pagdating ng araw, tayo ang nakatayo. Tayo ang ilaw na nakatayo sa mundong ito. Kasi kung tayo ay pareho sa kanila na naglulupasay dyan at tinatawag nating Kristiyano tayo, then what makes the difference? I would hardly say this to each and everyone because it is the truth. Dahil ayaw kong rin makita na kapareho kong Kristiyano na matagal na rin sa pananampalataya ay naglulupasay dyan. Baka pati rin ako maglulupisay din. Pero hindi yun ang sabi ng Panginoon Diyos eh. No? Hindi yun ang sabi ng Panginoon Diyos. Kaya kailangan tayo mga kapatid na though we are in this world of many differences, Christians should make the difference, the bigger difference. He should be the light and salt of the world. Siya yung nagiging ilaw sa tuktok ng bundok para kapag nagkaroon ng digmaan, nagkaroon ng anumang bagay dito, siya yung ilaw. Siya yung nagiging naghahatid ng mga ilaw, encouragement, mga bagay na kailangan nila para sila po ay umahon at mabigyan ng buhay na walang hanggan. No, through your lives ay makikita nila ang buhay na walang hanggan. Salamat po mga kapatid at sana po ay makita po natin ating sarili na how wonderfully, how fearfully we are made dahil ang Diyos lamang po ang lumikha sa atin. No. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat. All right, thank you Pastor James. Thank you Pastor. Fearfully and wonderfully made. Unique tayo, 'di ba? Unique tayo sa lahat. Yeah. Tayo ay designed by God. Hindi tayo yung ginawa, yung hindi yung dinuplicate o clone, ano, yung kinopya. Yeah. So originally lahat tayo ay
original. Katulad na ito, original tong katabi ko. Siyempre. Oh, hindi clone yan. Hindi, hindi fake yan. Hindi made in China yan. So, talaga? Oh, made in... made in the Philippines. Made in the Philippines yan. Oh. Si... At saka, kwari, parang patid, there's one thing more. It's not that I am against the love of animals. Ang yung pa ngayon, nakakalungkot na mas mahal pa ng tao ang animal kaysa sa tao. Yeah. Talagang yung mga, nakakalungkot. Yung mga animals, Pastor, di ba, katulad ng mga aso, magkakapareho. Mm. Let's say, may kanya-kanyang lahi sila, di ba? O marami sila, magkakapareho sila, magkakahawig. Mm-mm. Unless minimate sila sa ibang breed, magbabago itsura nila. Iba naman kasi yung mga hayop, Pastor Janis. Mm. Yung mga hayop is, iba yung pagmamahal sa mga pets, sa tunay na tao. Of course, siyempre yung mga pet owners, ang feeling nila parang anak nila o pamilya nila member yung anak. Family. Pero it doesn't mean na siguro na totoong anak ang Turing, ganon. Kaya nga, you better watch out of what you say. Kasi pag tinulong anak yan, bagay. To, anak ko eh. Ayan, tama, tama. Alam mo, may ito yung kapatid nito, ano eh. Merong alagang mga hayop na matayan talagang nagluluksa. Bit-bit nila lagi yung urn nun, yung ashes nun, kahit saan pumunta. May kapatid din akong ganyan. Talagang lahat ng mga abo ng kanyang mga alaga, nakahilerang ganun. So, well... May pangalan, apelido pa nila. Yeah, yung iba ginagawa pa ng mausileo. Yeah. So, I know. You see how far man have gone through those kinds of... Hindi ko sila sabi na masama. Yeah. Hindi po masama magmahal sa mga hayop. Pero tingnan natin naman, anong klaseng pagmamahal yan? Kasi kung mas mahal mo yung hayop, no, tandaan nyo to, kapag dadalawa na lang kayo sa isla, yung aso nakangiti sa'yo. Mm. O yung hayop nakangiti sa'yo. Mm. Kasi hayop siya eh. Mm. Kailangan siyang mabuhay eh. Mm. Survival po. Ang hayop is survival. Oh, nakangiti sa'yo. Oh. Ikaw, nakangiti ka ba sa kanya? Speaking of yung Ukraine, Pastor, ano, yung binomba ng Russian itong hospital na meron mga buntis diyan na namatay at saka mga batang namatay, no? And talagang nakakalungkot. Bakit ko nasasabi ito? Dahil the time is ano talaga is clearly na at any time at any moment na nangyayari na ang yung sinasabi sa Biblia, no, na ito na yung mga signs of war, rumors of war. It's no longer a rumor, it's happening. Nakikita na natin sa ating mga mata, di ba? Yun namang sabi sa Bible, di ba? Yung pagbaba ni Jesus from heaven going down to earth. In a pure view of man. Di ba? No. In a pure view of man. So, paano yun? Ibig sabihin, in this generation, sa ating panahon ngayon, dahil sa technology natin ngayon, nagagamit na natin yung mga satellite, yung mga drone, yung mga helicopter na siguro pagbaba ng Panginoon, merong lumilipad na mga ano na dyan na naka-broadcast na 'yung napapanood ng mundo. So 'yun ang I think ano ang mangyayari kasi in a full view of man bilog ang mundo kung saan bumababa ang Panginoon, I think kung saan siya nag-resurrect. Diyan sa ano kung saan siya umakyat nung araw, 'di ba, nung nag-resurrect siya. I think doon din siya bababa. Ano? Marian. Ang tandaan natin na bago lahat 'yan, no, darating muna yung Antichrist. Magkakaroon ng kapayapaan. Mm-hmm. False peace. Ayan. Darating muna ang kapayapaan kasi he will declare peace in this world. Kaya how can you declare peace? Eh kung mapayapa ang mundo natin ngayon, will you declare peace? Hindi. Magkakaroon na dapat ng gulo. Mm. Kaya nga dapat magkakaroon ng gulo muna sa mundo in order to declare peace. Mm-hmm. Di ba? Oh, yeah. Yung war na yan is only a signal
to doon sa malaking gera na mangyayari. Mm. Kasi kayang-kaya pa naman resolusyon na ng mundo yung peace na yan eh. Mm. Kaya-kaya pa naman yan. Not until nagkaroon ng world war o buong mundo na nagkaroon ng problema, doon lang darating yung magde-declare ng world peace, who is the Antichrist. Okay? So, ganun dapat makita natin yung senaryo na ganun. Kasi hindi pwede magkakaroon ng peace pag may kapayapaan. Mm-hmm. Kasi peace na nga. No? Kapayapaan na. So, there should be war. Mm, parang war. Parang anger, famine, lahat yan. Mm. Hindi lang war. Lahat ng klaseng taghirap. Mm. Kasi ang tao, magulo na. Magkakaroon ng gulo eh. Mm. Maraming nadideceive na. So, mm. Yeah. And then the Antichrist will come. He will give the... Magkakaroon ng world peace. Ayan. And when there is world peace, dahil nga siya nga nagawa ng world peace, eh, ang mga tao ay kailangan magsampalataya sa kanya. Mm. Yeah. So yun ang... Doon din maraming may malilin lang. Yun ang naka-align na ngayon. So, ang nangyayari na ngayon ay may gulo na nangyayari. So, maaring susunod na senaryo na ito, eh, magkakalabo-labo na. And then, pagka nagkalabo-labo na yung mga bansa, papasok na ngayon yung Antikristo. Yan yung peacemaker na sinasabi. Pag-aayusin niya ang mga bansa na, oh, sige, eto, mag-usap-usap tayo, magkabati-bati tayo. But this will be in a short time. Ilang ganong katagal yun? Mga... 3.5 years. 3.5 years, ano? Maiksi lang. 7 years of tribulation. Ibig nakasya 7 years of tribulation yun. Mm. So, half of that would be world peace. And then, the other half would be taghirap na naman. Yeah. Nako. So, then after the 3.5 years, after the 7 years, doon na babalik ang Panginoong Kristo. And I don't know when is that. Pero soon, nandyan na yan. Kasi, halimbawa, ito yung, parang ngayon, sinindihan mo yung ano tawag mo doon? Yung labintador na mahaba, tawag mo doon? Judas belt? O parang yung Judas belt, no? Marami yan, di ba? Yeah. Parang doon muna nipisan yung paputok, eh. Tut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 
naka-ready na lahat. Pero ang paksa ko kasi dito is that natayo ay nilikha ng Diyos. We're fearfully and wonderfully made. Minsan kasi inaangkin natin ang ating mga sarili, inaangkin natin ang mga mahal natin sa buhay. Sa totoo lang, hindi naman atin. Binigay lang sa atin ng Diyos ang mga anak natin, ang mga asawa natin na pamahalaan natin to be good steward to them. Kaya nga, are you also a good steward to your wife? Are you a good steward to your husband? Are you a good steward to your children? Ganun yun. Kasi kung nawala yan, then mananagot tayo sa Panginoon Diyos sa panahon. Ibig ko sabihin yan, tatanungin tayo ng Diyos, anong ginawa mo sa binigay ko sa iyo? So, rinumble-rumble mo ba ang buhay niya? Or binihisan mo ba siya ng ginto? Or ano ang ginawa mo? Kasi steward nga tayo. Tagapamahala. Tagapamahala means we take care of God's property. Okay? So, kaya nga, ang property ng Panginoon Diyos, tingnan natin kung nasa maayos. Mm-hmm. Both inside and outside. Kaya nga, we have to learn how to be spiritual upang sa ganun ang ating pinapamahala maging spiritual din. No? Kaya lalong-lalo po sa finances. Amen. No? Yeah, amen. Yes. So, kailangan we have to be a good steward. Kasi ang katawan ito, kaya nilikha ng Diyos, no, ay may purpose. And kaya nga alamin natin yung, Lord, what is my purpose in this world? Everybody has its own purpose. Iba-iba tayo. Pero isa lang ang punta natin, tagapamahala. We are his natawag nito, caretaker tayo ng nilikha ng Diyos. No? Kaso nga lang, bumaliktad ang mundo, kaya nahirapan tayo naging caretaker. No? But anyway,
maraming salamat po sa buhay niyong lahat, sa ating pakinig. I hope kung mayroon man ako nasagasahan dyan, no, ay tumakbo na sa ospital paggamot. Nasagasaan. I wouldn't be so, hindi ako hihingi ng tawa dahil ito po yung salita ng Diyos. Amen. Na, I hope kung nasagasaan dyan, nasagasaan man ko kayo, think about it na ito po ay isang bagay na maaring iaayos, mayroong inaayos sa ating buhay. Mayroong inaayos. Upang sa ganun nga, ay maging we are good steward. Maging magaling tayong tapamahala ng ating Panginoon Diyos. Amen? Amen. Amen. Kung may mga tanong kayo, tanongin nyo na si Brother Mon. As usual. Okay. Thank you, Pastor. Okay. Doon sa ano magtatanong yan, kasi alam mo naman yung mga ganitong ayaw nilang publicly. Gusto nila privately sila magtatanong. Kaya doon sila magkukonsulta doon sa iyong opisina. doon sa GC. Ano tawag doon? GC. Yung GC. GC means group chat. Group chat. Yan, you know, actually, alam niyo itong salita ng Diyos na to. Pinapatabang ko sarili ko. Kasi kahapon ba yun? Nakita-kita kami mga kumpare ko. Tumawag sila sa akin. Nagpatulong lang sandali. Malapit lang naman sila. Nagulat sila sa akin May shape na daw yung katawan ko. Aba. Oh. Anong shape? Bilog nga lang. Bumilog. Ay, hugis. Pinagsabihan nila ko, Jabe, sabi nila, mag-ingat-ingat ka. Sabi, so, pumasok na naman sa isip ko na kailangan alagaan natin ating mga sarili. Tumpak, stewardship. Kaya, kaya sabi ko, Lord, sabi ko, I will make a message na kailangan pag sabi ko, balik agad sa akin. Tumama sa akin. Bumaba na yung timbang mo nung last time Bakit na naman bumalik ulit sa dati ba? Kailangan may pa-contest ulit, Pastor. Ganun ba para pag kailangan may pa-contest tsaka doon ang bumaba ang timbang? Yes, we have to be very, we have to discipline ourselves. Of course. Yeah. Nakita ko sa salamin na naman kasi na lumiliit yung salamin kaya... Yung salamin ang lumit, ha? Yung salamin. Hindi ka na magkasya dun, Pastor, sa salamin. Lumapat yung katawa. Kaila ilalayo mong ganun. Lumayo ka. Oh, yan, kasya na ako. Para kakasya ka. Yeah. So, mga kapatid, actually, sa akin ko po pinapatama yung salita ng Diyos dahil kailan maging maingat din nila. Kasi, kung sabi ng Panginoon sa akin, kung gusto mo pang magpahayag ng maraming mensahe para sa akin. Yes. Kailangan ayusin mo ang buhay mo. Amen. Hindi yung ganyan na tuyo na lang kinakain mo. Kumain ka man ng corn, lang kuhan, ng bacon. Sabi ko na nga, walang katapusang bacon na yan. Ayusin mo buhay mo. Lumalapag ka na, James. Nahihirap. Kasi siguro, sabi ko, siguro nag-complain si Sister Nelda. Kasi dati 36 lang yung kwan ko, ngayon 38 na. Patay. Kaya siguro nahirapan, kaya nagsumbong siguro sa Diyos. Siguro nga. 38 ng bewang mo, Pastor, ha? Pinakinggan na siya. I know. Pati yung belt, di na rin kumasya. Patay, naku. Yun ang mahirap. Kumuha ka na lang ng lubid dyan. Sayang yung belt. Oo. Talian. At least yung 40 na size na huhulog eh. Maluwag pala yung 40. Grabe pa rin yun, ha? 38? I know. Kaya nga, sabi ko mga kapatid, nasasabi ko itong mga salita ko, it's actually para sa akin to eh. Sabihan ko sarili ko. At kung sino man matatamaan dyan, pare-pareho na tayo. Damay-damay na lang. Pare-pareho na tayo magbago. Damay-damay na lang kayo. Kasi yung kumpare ko na yun, nung matagal na kami, mga years na kami din nakita umuwi sa Pilipinas to, kasi kababalik na lang dito bumalik sa dito sa Amerika para sa magpagamot. Uh-oh. Nung nakita kami kahapon, sabi niya, sabi, ikaw ba yan? Sabi niya, tumingin pa naman ako kasi nangaasar ba? Wow, sabi niya, para ka na lang pulis, sabi sa akin. Pulis Maynila. Nagpapatawa lang ako dito, pero seriously, I know.
masakit matamaan, no? Kaya, balik ulit tayo sa kwat. Gulay. Gulay. Oh, gulay ka lang, Pastor. Gulay yung pagkaginanon mo, nandun doon sila. Oh, nasa ilalim yung ano, nasa ilalim yung lechong kawali. Sinabi din. O, oh, diba? Hindi ko na nga tinuloy. Gulay. Si gulay, o. Oh, diba? Gulay. At least, balanced diet. Kaso mas makapal yung nasa ilalim, ganyan kakapal. Butchon. Ay, nako. Okay. Alright, thank you. Masarap kasi masarap itong buhay dito sa mundo kung alam lang natin gamitin na paggamit sa Panginoon Diyos. Even though may kahirapan nga sa labas, pero if we have Jesus Christ in our life, we have peace. Mm-hmm. Ang problema yan eh. Problema kasi ang dapat nga eh, nagiging ilaw tayo talaga sa Panginoon Diyos. Mm-hmm. Ilaw tayo sa mundo. Okay. Tayo po yung manalangin. Right. Yeah, magandang araw po, Panginoon Diyos. Salamat na po sa napakabuting oras na pinagkaloob niyo sa amin na makita po ang katotohanan. How you have made us. How wonderfully and fearfully you have created us in our mother's womb. At kinikilala po namin na bagaman galing po kami sa aming mga ina, sa aming mga ama, ay pag-aari niyo pa rin po kami. At kinikilala rin po sana namin na wala po kaming pag-aari dito sa mundo. Kundi lahat ng aming mga nasa amin ay yung ipinagkaloob at kami lang po ay yung tagapamahala. Sana po maintindihan po namin yan at sana po ay maging maayos na tagapag-aalaga po kami ng mga bagay na yan na pinagkaloob mo. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang bilang isang tagapagmahala. Sana po ay kami po ay ngayon magbago upang sa ganun nga ay sa aming pagpamahala ng mga bagay na to ay yung ikakalugod. Purihin ka, Panginoon, dahil ganun na nga ang iyong paglikha po sa amin. Sana po ay makita po rin po namin ang iyong kalooban. Sana po araw-araw mayroon kaming panahon na alamin ang iyong kalooban sa amin. Salamat po sa buhay ng bawat isa na nakinig sa amin ngayong gabi. Asan man sila sa dakong mundong ito, na po ay narinig nila ang mga papapalang mga salita ninyo. Kung mayroon man silang mga pinagdadaanan, hiniling po namin, Panginoon, na gabayan mo sila. Ipagkaloob ang kanilang mga kahilingan. Ayon sa inyong oras at panahon at kalooban. Salamat, Panginoon, din po sa iRadio, sa pamamahala po ni Brother Ramon at Sister Karin, na patuloy ginagamit niyo sila. Bagaman na ang kanilang mga oras ay maaaring pong nagbibigay din po ng kahigpitan. Ngunit Lord, nandun po ang kanilang puso. Bukal sa puso nila na ipagpatuloy ang kanilang pong naumpisahan, ang inyong naumpisahan. At sana po sa pamagitan nito, maraming mga kaluluwa, maraming tao ang makikinig at marami pong tao ang mapupunta po sa inyong trono at biyaya. Purihin ka, Panginoon, at maraming salamat. Lahat po dinalangin namin sa matamis na pangalan po ni Kristo. Amen. Amen. All right. Amen. Thank you, Pastor James. Thank you, Pastor. Until next week. We'll see you Sunday. Until next week. So, Sabado, alas tayo ng Saturday. Dahil kasi supportan natin si ano. Kung makita niyo ako nagka-piano doon sa akin, alam niyo na nangyari. Picture na lang kita. Magpapa-picture na lang kami sa iyo doon, Pastor. Huwag na, hindi ko na. May bayad. May bayad. Ay, ganun. Hindi mo kami papansinin. Sige, Pastor. Okay, Pastor. Good night. Thank you. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Pastor James, para sa salita ng buhay, and I am fearfully and wonderfully made by God. Diba? Napakagandang title nga na tayo ay we are unique, created by God. And created by God. Hindi yung pero yung itong ating katawang lupa na ito dapat nating pakakaingatan at mahalin, huwag nating abusuhin kasi tayo ay tagapamahala.
pinagkatiwala sa atin tong katawan na ito. So huwag nating abusuhin gaya ng sobrang pagtatrabaho. Kailangan magpapahinga puyat. Din. Yung puyat ng mga puyat bisyo, dyan. Yung mga bisyo dyan. Yun. Inom, sigarilyo, drugs. Drugs. Ayan. Yan, yung mga things. Pero yun, syempre yung mga nagtatrabaho sa gabi, let's say, yung mga trabaho nila na gabi. Oh. Later on, nagpapahinga naman sila. Eh, dapat din nagpapahinga. Kaya nga, ang ano dapat dyan, eh, balance. Siyempre, eat yung mga nutritious foods, yung mga healthy, healthy foods. Yan. Ayan. Kailangan balance. Kasi pagka hindi balance yung ating ginagawa sa buhay, na panay ang ano, pag-aabuso. Di ba, it's also biblical na our body is a temple of Christ. So pagka ito ay hindi natin iningatan, eh natural magkakaroon po tayo ng sakit. Magkakasakit tayo. So paano natin may pagpapatuloy ang ating ministry sa ating Panginoon? Kagaya ng sabi nga ni Pastor James, so it's about time. Kailangan kasi control eh. Alam mo na yung pagkapagkain na nakikita natin eh. Yan ang tira na lang ng tira, wala nang pakundangan. So yun po. Sa ating natutunan ngayong araw na ito ay pakaingatan natin ang ating sarili. Hindi natin alam kung hanggang kailan, saan tayo sa mundong ibabaw na ito, hanggang kailan tayo. No? So, we have to take care of what we eat. Control your mouth. Ika nga. Hindi lang naman itong buhay lang natin ang ating pakaingatan. Siyempre, yung ibang tao din, mahal natin sa buhay. Tayo yung takapamahala ng lahat ng nakikita natin sa mundong ito. Halimbawa, mayroon kayong mga gamit sa bahay. Yan ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon yan. Pero hindi natin dapat ginudyos yan. We only take care of them. Iingatan natin sila dahil ito ay pinahiram sa atin ng Panginoon. So anything that we possess, ito po ay nanggaling sa Panginoon, sa kanyang ipinagkaloob na kalakasan sa ating katawan para ang lahat ng ito ay magkaroon ng katuparan. Alright? So napakasimpleng explanation po yon. And I hope kayo po ay nagkaroon ng napakapulutan ng magandang mensahe ang o salita ang nabahagi ni Pastor James ngayong gabi tungkol sa parang health awareness din to, no? Yung I'm wonderfully fearfully and wonderfully made by God. Correct? Okay. Yes. Magkita-kita tayo ulit bukas. Si Pastor Sunny and Sis Gay Rivera. Uh-huh. Ang magbabahagi ng mga salita ng buhay bukas. So, ayun. Ingat po kayo dyan. Happy eating sa mga kumakain ngayon. Yeah. Siyempre, happy eating sa inyo. And then, enjoy the rest of the day, sabi nga. And again, thank you so much sa pag-tune in sa kayong mga bago nating kaibigan na yes. Nagsitune in sa iRadio. Maraming salamat po. Mm-hmm. Please like, share, and subscribe. Mm-hmm. At kung may chance po kayo, panoorin nyo yung ating mga nakalipas na mga video sa YouTube. Mm-hmm. Ayan, sa April, gawin natin April 8 kasi April 9 is Saturday. So gawin natin April 8. Ayan, meron tayong content trivia na para sa celebration trivia ng birthday ni Ramon Pascua. Wag naman yun. Ah, di ba, laka ikaw gumawa. Yung trivia na lang natin, yung ano nga? Kay Jesus, kay Lord, yung Bible verse. Ikaw gagawa na nun. Sige. Oh. Okay, pero isasama nga din sa'yo dahil ikaw nga, birthday mo, di ba? Steward. Ito napaka-kiji talaga. Gusto ko yung kiji. Anything for the Lord. Yung, yeah, I know. Andun na tayo. Eh, di ba birthday ko? Mm-mm. Oh, di yun ang gusto. Eh kami ang gumagawa eh. Ako. Kasama yun, syempre. Pareho na yun. Napaka-KJ talaga. KJ siya. KJ. Yeah. Alam niyo na yun. Ayun. Eh nga pala yung aking biopsy on Monday na-cancel po kasi nagkaroon ng problema dun sa medication na supposed to be 10 days before the biopsy. Eh, dapat hihinto yung gamot na iniinom ko. But
hindi nagkaintindihan. So nagkaroon ng rescheduling ulit. So again, please pray uli nyo uli ako, no, sa maybe the May 16 ata, sometime in May pa. Mm-hmm. So ayan. Nauusog. But anyway, I always trust in God na while waiting for the right time na ibabiopsy. Biopsy lang naman yan eh. Titingnan nila kung ano yung anomaly doon sa... May anomalya. Oo, ganun. Parang government, ha? O may mga ano doon, critics doon. May mga impurities. Mga impurities. Yan. Hanggang bukas po muli, maraming salamat po. And please click like and subscribe po ang iRadio sa YouTube channel. And paki ano naman, comments naman. Isang tao lang nakikita ko parati doon. And salamat sa kanya, no? And napaka ano po niya, consistent sa kanyang pagbibigay ng message. And I hope din kayo naman, anything that you can comment on the itong ating hindi dito sa Facebook, doon sa YouTube, kasi yun ay ino-honor, puntos din po yan ng YouTube na mayroong mga comments aside from watching. And syempre pag nakita ng YouTube yan, oy, may nanood, may nag-comment, maganda. Pero kung walang nanood, walang nag-comment, eh, anyway, hanggang bukas po muli, Ramon Pasco po. Karim Pasco. God bless po sa inyo lahat. Good night. Bye-bye. See you tomorrow. Kami pinag-
mo iyong pagmamahal sa aming laging tapat. Hindi ka na pupulang at lagi kang sapat. Tanging sa'yo, sa'yong ilalaan ang buhay ko. Pagkat walang iba dito sa mundo ang may pag-ibig, pag-ibig na tanging sa'yo. Sa mundo ang may pag-ibig, pag-ibig na gaya ng sa'yo, pag-ibig na gaya ng sa'yo. Naglilingkod para sa sambayanang Pilipino.